So, ayan. Nandito na naman tayo ngayon. Maglalaba tayo. Ayan. So, ayan yung aking labahin ko. Kunti lang naman labahin ko. Dalawang araw lang naman to. Lalaba tayo dahil weekend na. So, gagawin natin ang maglaba. Maglaba tayo ng ating pinagsuotan. Ayan, unti lang naman yan siya. Okay. So, umpisahan na natin yung ating kabulastuga. Excuse me. Ayan. Lalaba tayo ngayon. Tayo ngayon ay tigasin. Tigasin ngayon ang kuya no inyo. Diba? Ito naman ito. Konti lang naman. Binabad ko na ito kahapon ng hapon pag out ko. Duty. Ayan. Usot na lang. Binabad ko na siya. Kailangan ko na magpalit ng uniform kasi butas na yung aking uniform, wala pang pampili. Francine, baka naman pamaskuhan mo kami ng uniform. Buti pa yung iba, every year may uniform na free. Sene oil. Maliit lang kasi yung agency na hindi naman sikat. Hindi katulad na diba yung agency na talagang malaki. Maliit lang agency ko. Hindi naman kalaki. Hindi naman kilalang malaking kapal. So, magkano ito? 350 ata. Hindi ka, bumili ka sa... Yan sa Krami, sa labas ng Krami, meron ito eh. Sa office namin kasi, pag umorder ka, kamahalan din kasi. Tubo na kasi na sila din. Pwede naman utang. Kapag pinapautang. Sa agency ko kasi, pwede ka mangutang. Tapos, deduct na lang sa sahod. Siyempre, wala kang kawala doon. Pag sahod mo, matik na yan. Deduct agad yun, di ba? Kailangan ko nang magpilit. Baka itong December, makakapagpalit na ako ng uniform. Bago naman. Baka sa... Bumili na lang din ako dyan sa ano? Sa... Marami. 350 ata ito. 350. Pantalon. Baka 350 din ata. Pali 700. Siyempre, yung mga patches pa. 25 yung name tag. Kaya tayo ng mga katulad nito. Ayan. Ito naman, ito kasi binibigay na lang ito ng agency namin kasi ito yung agency namin at ito. Bibilihin lang namin ay padpaw tapos sosya.
Bayan. Uniform kasi, uniform ko, utin naman naman, may puti, may muti, na parang yung ninja. Nagkatagalan na rin yan. Yung ano ko pa, yung vest ko pa. Nakukopira siya ng vest ko. Yung vest ko dyan. So, yung cover niya namumuti, yung hindi na cover na yung nila. Kaya, buhay ay weather lang. So, makulimlim yung panahon ngayon, makaumula. Pero hindi naman siguro yan. But, tuloy ang laba. Dahil may bukas pa. Ay, lumaki pa nga. Natuluyan pa nga ang punit. Ayan na. Malaki na ang butas. Ayun. Kaya mo na yan. Pag may t-shirt ka naman sa loob, hindi na mapapansin. Tiis-tiis na lang muna tayo dahil wala pa tayo pagbili. Importante may uniform. Malinis yung uniform. Yung tsapa, cooler pin, malinis. Diba? Para naman maganda tingnan sa atin. Shout out tayo sa ating mga masugid na taga-suporta dyan. Sila 17, Mary Ann Loguera, Manay Buding, yan. Bella Tienes Blanc, Valerian Vergara. Shout out sa inyo dyan. Kay Al Stevie Luna. Yan, shout out sa iyo, Tol. How are you? Mary Ann Loguera, ewan ko lang. Malapit na rin mamuna yun, ano? Tapos yung... sino pa ba? Sila GMTV, yan. Shout out sa inyo. Wala akong listahan eh. Eh, syempre, bawat vlog natin. Kung shout out lang tayo, maisipan natin na kung sino yung ating mga mabubuting mamamayan. Sila Miguel Lewi, Miguel Lewi. Shout out sa inyo dyan. Tapos si ano nga pala siya? Congratulations kay ano? 7, nakuha na niya yung pin niya. Wow, sana all. Sana all. May pin na. Hindi lang naman. Ang medyo ma... ano lang naman lapahan kasi yung puti kailangan talaga. Matanggal yung dun niya, puti yan. Every weekend or every day after mo ng work, kung may oras ka pa makapaglaba, maglalaba ka. Pero pagkakaramihan talaga, weekend, bawa talaga Sabado, laba. Siyempre, hindi ko na iuwi yung labahin ko sa bahay. Ganun din naman, pag iuwi ko ito, lalaban sa bahay. Patuto yun, ibabalik ko din naman dito. So, dito na lang din, lalaban ko lang siya dito.
kung ganun din naman pagdating dun, ako din naman na maglalaba. Ito na lang. Diba? Maganda rin yung stay in kasi makakalis ka ng pamasahe. Diba? Araw-araw kang mag-uwian. Kaya ako pag ako nalipat ng destino, pinipili ko talaga mag-stay in ako. Yan ang sinasabi sa office na i-assign ako sa ibang posting. Lipat ako sa yung gusto ko stay in. Pero yung stay in kasi less data sa kanila ng ano yung pagkain mo. Tatabi mo na yung pinakapumasahe mo, panggasos mo na lang yan dito sa araw-araw. Every Saturday ng hapon, uwi na. Kasi Linggo, day off, family day. Family banting-banting din mo na, no, diba? Para na makabawi. Dahil na sa ating anak na papa's girl. Alam na alam niya yung ganitong Saturday na pagising ng umaga niya, good morning kay mama niya, magtatanong niya, anong oras si papa dadating mamaya? Wala nang tigil ang tanong yan sa mama niya. Mama, kay anong oras papa dadating? Pag pumatak ng 1 p.m. to 2 p.m., babalik-balik na yan kay mama niya. Ang tagal naman ni Papa dumating, ganun yun siya. Tapos pag minsan tumatawag palagi yan sa akin, ganito mamaya tatawag yun. Mahuras ka aras ni Papa, ba't hindi ka pa nagbihis, hindi ka pa umuwi, ganun yun. Kakainis yung ano, hindi matanggal-tanggal yung, di ba yung sa may kilikili banda, yung naninilaw. Ano yun, sa roll-on? Sa roll-on? Ito yun eh, hindi matanggal-tanggal, nagtututong. Nagtututong. So, ayun. Kahit anong kusot mo sa kanya, ano? Tawag dito. Hindi matanggal. Kaya, ayaan na lang. Shoutout ko yan sa aking kapatid na nasa, yung dalawang kapatid, sila Tantan at Kirai, nasa Leyte, stepmother ko na sa Leyte din. Shoutout kayo, shoutout sa inyo dyan. Kuya, missed you. Sa kapatid ko naman nasa probinsya, sa Bate. Shout out sa inyo. Sa kapatid kong nasa Laguna, please mag-module ka na. Kapatid kong kasi nasa Laguna, ayaw na niya mag-module. Grade 7, grade 8. Dapat grade 8 na siya, grade 7. Sa tita ko kasi siya, hindi siya kasi lumaki. Simula nung pagpanganak sa kanya ng mama ko. Lumati kasi mama ko pagpanganak sa kanya. One week pa lang siya nung pagpanganak niya dun sa kanya. Dinala na siya ng tito ko.
dito sa Laguna. Sila na nagpalaki. So, interesting. Ay, dahil walang anak na lalaki yung tito ko, at nag-iisang anak lang nila ay babae at naisawa na rin ngayon. Masyadong spoiled brat yung kapatid. Lahat ng gusto na inibigay, inibigay, ito na ibigay. Sinabi ko na noon, nung edad niya ay 6 years old pa lang, sinabi ko kapita ko na huwag niyo masyadong spoiled yung bata. Kasi pag lumaki yan, titigas ulo niya, hindi na kayo susundin niya. Sabi, ano kasi nga, love na love nila yun eh. Talagang anak na nila yun eh. Ay, magbabago pa yan anak, sabi ng tita ko. Okay. So ngayon, age of 16, the age of 16 ay ayun na nga, halos yung ate niya, yung pinsan namin, chachachakin na, kuya, ano pang gagawin namin sa kay bunso, kay dyan, ayaw talaga mag-module, lahat naman, binibigay namin, pinakikiusap na kami, kung please, mag-module ka na, kaso ayaw talaga. Ginawa ko, sabi ko, hayaan na lang mo kausapin ng maigi. Tanungin kung gusto pa ba niya talaga mag-aral, niya mag-module. Kung hindi na, huwag natin pilitin. Kasi nga, baka mas lalong mag-rebelde yung bata. Kaya na lang natin, kasi isip bata pa yun. Bata pa yung pag-iisip niya, ni puro barkada. So, antay natin na makapag-isip-isip siya. Sana naman, kung na papanood mo to ngayon, bunso, pangaral ni kuya ay hindi naman mapupunta sa amin yan eh. Hindi para sa'yo din naman, balat dadating ng panahon, darating sa'yo. Magkakaroon ka ng pamilya, kailangan mo yan. Yan yung ipapamana sa'yo eh, ang edukasyon. Kaya mahirapan mo trabaho, lalo na sa panahon ngayon, pag mababa yung tinapos mo, mababa din ang trabaho mo, mapapasukan mo. Kaya nga pinapaaral para pagdating ng panahon, sa pamilya, hindi mahirapan maganap ng trabaho, may medyo maganda-ganda trabaho at maganda ang kita, may pangtuskos pamilya. Pero pag ganyan, na ayaw mong mag-aral, huwag mo sisihin sila nanay at tatay, kami na mga kapatid mo, ako, si kuya. Dahil ikaw din naman ang nag-ayaw eh. Balang araw, mapapaisip ka rin ng ganyan. Naiisipan mo rin kung bakit. At kung bakit ka tumigil, at kung sana nag-aral ka lang, hindi mo madadatnan yung mangyayari sa'yo. Sabi nga ng pinsan ko, niya kuya, ewan ko kung ano-ano nga palang ano, update doon. Pero sana naman ay tawag dito. Mag-aral na siya. Pero ewan ko. Kaya sabi naman ng kapatid yung babae na nasa Pasay, doon na lang daw muna siya, ilayo na muna niya doon sa barkada niya. Kasi napapabarkada din kasi. At walang gaanong nakakasama sa bahay. Mga pinsanin lang din niya halos. Tapos sila nanay at si tatay. At tito ko, nagtatrabaho. Si nanay nasa barangay. Nagtrabaho sa barangay yun eh. Kaya walang ano. Wala gano'n siyang kasama. Siguro isa na rin yung pagkukulang. Pero siyempre, ano yun eh. Kumbaga dapat alam niya rin kasi simulat bata pa siya nung maliit pa siya alam niya yung mga trabaho ng mga tatay-tatayan niya. Hindi natin masisi yung bata. Yun na talaga nga eh. Hindi natin masisi yung sarili natin yung mga ano. Hindi yun ang gusto niya. Eh, kung napapanood mo ito yung bunso,
sana wag mo posisihan ko. Ano mo gusto mong kumiyari sa buhay mo? Ang hirap sa panahon ngayon. Ang hirap talaga pag wala kang aral na mataas. Kasi ang mga empleyado, ang mga employees ay mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng empleyado. Marti na. Mas gusto nila yung mga college level, diba? Yung mga pinag-aralan. Yun ang hinahanap nila. E paano naman halimbawa tayo? Hindi tayo nakapagtapos ng college, diba? So, mababa lang talaga ang ating mga hanganap ng trabaho. Lalo yung mga bagong tubo ngayon ng mga kabataan na porkit kumikita na sila sa ngayon, kala nila kaya na nila buhayin ng sarili nila sa ngayon. Kaya hindi na siya nag-aaral kasi kumikita. Oo nga, sa ngayon. Pero darating ang panahon, pag nagpamilya kayo, yung kinikita niyong noon, na iniisip niyo, kala niyo magubuhay na kayo, pag nagpamilya kayo, mali. Dahil yung kinikita niyo noon, pang-ulam na lang yan ngayon pag nagpamilya ka na. Sipin nung pag wala ka pang sariling bahay, mangungubahan ka. Upa, tubig, kuryente. Diba? O sabang araw-araw pa ng pamilya mo, naman ina mo na maiiwan kasi nagtatrabaho ka. Yun ang mahirap. Kasi, wala ka naman ibang pagkukuhanan kundi ka magtrabaho, nga nga ka, gutom. Ano yung titingala ka sa langit, aantay mo may mahulog na ano, biyaya. Kung hindi ka magtrabaho, gutom mga puti mo. Kaya, sa ating mga katulad naming mababa lang ang posisyon, tinatsaga talaga ng trabaho. Mahalin ng trabaho. Marami din naman na hindi nakapag tapos talaga ng pag-aaral kasi tumanda buhay. Kasi nga, siyempre, madiskarte sila eh. Ganun din tayo, madiskarte tayo. Tingin lang yan. Pero mas importante pa rin talaga kung may aaral. So ayun, tapos na akong maglaba. Nadala sa ating mga kwento-kwento. Kwento na may matututunang aral. So, ayan, magbabalaw na ako. Dahil wala akong down eh. Tubig-tubig na lang. Maglaba. Magsasampay na lang tayo, di ba?
Tapos na yung ating ano, ang ating paglaban, nakapagsampay na tayo. 'Di ba? Okay na, okay na. Tapos na tayo maglaba. So, mag-almusal na tayo. Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. Huwag kalimutang i-like, comment, and subscribe. Paklik na rin yung notification bell para updated tayo sa mga ating video.